Hola amigos, amigas, ayan, and today meron naman tayong bagong post. So, ito, sorry guys, hindi ako nakapag-post ng ilang days kasi medyo na-busy lang ako. So, anyway, ngayon ang pag-uusapan natin is about IV fluids. So, itong IV fluids, mabilis lang to. So, start na tayo guys. Ngayon, pag-usapan natin si IV fluids. Start tayo. So, meron tayong tatlong solutions. Sila is, ito, hypotonic, isotonic, and hypertonic. Okay, so, i-differentiate natin si hypotonic, isotonic, and si hypertonic. Okay, dito muna tayo kay hypotonic. Guys, ang gamit ni hypotonic is nakaka-swell ng ating cell. So, cell swell si hypotonic. Ibig sabihin, nagpapataba ng cell. Okay? Si hypotonic is si cell swell. Okay, ngayon, sino-sino or ano-anong solution ang mga hypotonic? So, tatandaan ninyo guys na yung mga solution na hypotonic is yung mga may more than 0.9. Okay? More than 0.9. Okay? So, ano-ano ba yung mga more than 0.9? Like, for example, meron tayong 0.33 sodium chloride, 'di ba? Sodium chloride, meron din tayong 0.45 sodium chloride. Yan yung, 'di ba? More than siya ng 0.9. Okay? So ngayon, para saan ba yung ating hypotonic? Kailan mo ibibigay ang hypotonic? So since ang hypotonic is nakakaswell ng cell, ibibigay mo siya sa mga patient na may dehydration, yung mga dehydrated. Saan pa? Sa mga burns. Syempre nasunog yung cell na yon, so nag-shrink siya, 'di ba? So bibigyan mo siya ng hypotonic solution. Ano pa? Yung mga nag-epidural anesthesia, o 'di ba? Anest. Okay? So dito na tayo kay isotonic. Kay hypertonic muna tayo. So si hypertonic naman, since si hypotonic is nakakaswell, anong kabaliktaran ni swell? Kung mataba si hypotonic, si hypertonic is si payat. So, siya is nakaka-shrink ng cell. Since nakaka-shrink siya ng cell, para saan mga patient ibibigay ang hypertonic? So, like for example, yung may mga edema, kasi diba namamanas siya, so yung cell niya is mataba. So, kailangan mo siya papayatin, 'di ba? So, bibigyan mo siya ng hypertonic. Saan pa? Yung may mga congestive heart failure, 'di ba? Ibibigay mo sa kanila is hypertonic. Hindi ka pwedeng magbigay ng hypotonic kasi mataba na nga yung cell nila eh magbibigay ka ng hypotonic, lalong tataba yung kanilang cell, 'di ba? Malulunod sila. Oh, ayan. Okay, so ano pa? Saan mo pa ibibigay yung hypertonic? So, ibibigay mo sa may mga fluid volume excess. Okay? Mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga signs and symptoms ng ating fluid excess and fluid volume deficit. Okay? Sige, balik na tayo. Si hypertonic. So, si hypertonic, tandaan nyo guys, siya is may glucose. So, kung sa solution natin may glucose siya, ano ba yung letter? Ano ba tawag doon? Yung ating may mga D. Dextrose, guys. Kasi di ba ang dextrose, meron siyang glucose. May sugar siya, guys. Okay? So, si hypertonic, tandaan ninyo, lahat na may D na solution, si hypertonic yun. Nakaka-shrink ng cell yun. So, for example, D50-50. Yan. Meron tayong D5-LR. Yan, yung ating mga hypertonic. Okay, lastly, dito tayo kay isotonic. Si isotonic naman is nagbibigay ng exact amount. Diba? Nagbibigay siya ng exact amount sa cell. Okay? So, nanonormalize niya. Tama ba? Na-gets nyo? Okay? So, may pagkapareho sila ng effect ni hypotonic. Same effect to hypotonic. Ayan.
hypo. Okay? So, since may pagkapareho sila ng effect ni hypotonic and si isotonic, anong una mong ibibigay? So, ang una mong ibibigay, guys, is yung ating isotonic. So, for example, may dehydration si patient. So, punta ka doon. Pupunta ka, may dehydration si patient. So, ang una mong hahanapin is yung isotonic. So, isotonic solution. Ano-ano ba pala ang isotonic? Sige, doon muna tayo. So, ano-ano ang mga isotonic? Yun yung NSS. Ayan. Yung 0.9. Siya na si 0.9. O, diba? Gets niyo? Si 0.9 na siya. Okay? So, kung si hypotonic is more than 0.9, si isotonic is 0.9. Okay? And si NSS. Okay, balikan na natin yung kanina. So, may dehydration si patient. So, una mong hahanapin yung NSS or 0.9 na solution. Ngayon, pag walang stock doon, saka mo ibibigay si hypotonic, yung mga 0.33, yung 0.45. Okay? Gets nyo ba? So, ayan. So, saang mga sakit ibibigay si isotonic? So, since pareho lang sila ni hypotonic, para kay dehydration, burns, and epidural anesthesia. Yung ating isotonic din. Ayan. Okay? So, ngayon, pag-usapan naman natin yung complications ng fluids natin. So, syempre, merong complications. Yan. Ano-ano yung mga complications? Meron tayong fluid volume excess and meron tayong fluid volume deficit. Okay? So, dalawa yan. Excess or kulang. Sobra or kulang naman ang naibigay mong solution. Kaya nga, guys, meron tayong computation. Ayan. Pero yung computation, guys, sa next time na natin na video, pag-uusapan. Okay, so ngayon, highlight ko lang ha, fluid volume excess and fluid volume deficit. Okay, para matandaan ninyo at hindi parang magulo, okay, mag-start tayo from top to bottom. Bottom? From top to bottom ng ating katawan. Okay, ano ba ang top natin? So, meron tayong head, di ba? So, sa head, ano ang una? Siyempre, hair. O, di ba? Hair talaga. Pero hindi hair ang pag-usapan natin. Okay, from top to bottom. Okay, dito tayo kay excess. So, sa top, di ba meron tayong fontanel? So, excess. Sobra daw. So, anong mangyayari sa fontanel natin? So, meron tayong bulging fontanel. So, tawag na ito, para siyang may bukol, di ba? Bulging. Gets niyo ang bulge? So, lumaki siya. So, excess yon. Okay? Dito naman kay deficit, kabaliktaran lang din. So, sa fontanel, ang mangyayari is sunken naman ang kanyang fontanel. Bakit sunken? Kasi, di ba, kagaya nung, di ba, nag-check tayo ng circulation natin minsan sa ating nail bed, o di ba, sa nail natin dapat within 2 to 3 seconds babalik na siya. Pag pininch mo yung sa nail mo, within 2 to 3 seconds dapat bumalik na siya sa pagkapula. Ibig sabihin, okay ang circulation mo. So, hindi ka dehydrated or whatever. Ayan, okay? So, ano pa? From top, so nasa fontanel na tayo. Ano ba pa ba ang pababa? So, ang pababa natin, forehead. Siyempre, wala yan sa forehead, di ba? So, eyebrows. Ano ang eyebrows? Wala rin sa eyebrows. So, dito na tayo sa mata. So, sa mata natin, number 2, sa excess, pagdating sa mata, anong mangyayari? So, magkakaroon siya ng edema. Edema sa mata. So, ano sa medical term yon? Yun is periorbital edema. Okay? Sa mata natin, pag excess or sobra, magkakaroon ng edema. Sige? Diba? So, ano ang medical term ng edema sa mata? So, periorbital edema. Okay? Dito naman tayo kay deficit. Ay, bakit number 2 to? Ayan. Dito naman tayo kay deficit, kabaliktaran lang din ng edema. So, meron din tayong sunken, eyeball. Okay? Sige. So, tapos na tayo kay mata. Meron ba tayo kay nose? Wala naman tayo kay nose. Diba? Or buong mukha kaya? Buong mukha and yung ating mouth. Okay? Kung kay excess, sa buong mukha, guys, meron siyang, angioedema. Angioedema. Ano ba ang angioedema? Yun is yung ating facial edema. Okay? Sige. Kay deficit naman, magkakaroon siya ng dry mouth. So, di ba?
dehydrated kasi ang deficit natin, di ba? So yun, magkakaroon siya ng dry mouth. Okay, nasa mouth na tayo, so pababa na tayo, wala naman sa jaw, di ba? Ang jaw is bone naman yon. Okay, so pababa tayo, dito tayo sa may neck. So anong meron sa may neck natin? Yung ating mga veins, di ba? So sa neck, si excess. Pag excess, guys, ang neck veins niya is distended. Okay, distended neck veins. Ayan. So, sa deficit naman natin, anong mangyayari? Since dehydrated siya, sunken is lumubog, diba? Pero wag lang palubugin ang kanyang neck vein. Flat lang, flat neck veins. Ayan yung ating deficit. So, ano pa ang pwedeng mangyari kay ating excess? So, kay excess, since, tawag na ito, excess, wait lang. So, si excess, nasa neck na tayo. So, baba tayo. Bumaba pa tayo. So, pwede siyang magkaroon siya ng congestive heart failure. Ano pa? Meron siyang pitting edema. O, di ba? Ano pa? Ang pwedeng mangyari kay excess? ICP. An intracranial pressure. Di ba? Pwede siyang magkaroon ng intracranial pressure. And yung ating weight gain. Siyempre, i-weigh mo yan, di ba? Okay. Kay deficit naman, pwedeng mangyari is magkakaroon siya ng shock, di ba? So, ano ang signs and symptoms natin kay, ano, kay shock? Si hypotaki-taki. So, ano tong hypotaki-taki? Yung ano ba, kanta ba to ni Cardi B? Tama ba? Baka mali rin yung ano ko, di ba? Singer. Basta, taki-taki. Oh, tama, Cardi B nga yun. Oh, di ba? So, anyway, sige. So, shock. Hypotaki-taki yung ating signs and symptoms. Anong hypotaki-taki to? So, hypotension, di ba? Tachycardia, and yung ating tachypnea. Okay? So, hypotaki-taki. Ayan. So, pag-usapan natin yung mga management nila. So, yung management nila, actually, kanina na pag-usapan na natin. So, dito sa fluid volume excess, so, ang management mo dyan, yan, management mo dyan, ang ibibigay mo is yung ating hypertonic, 'di ba? Kasi excess nga. So kailangan mong papayatin. So nakaka-shrink, 'di ba, ng ating cell. Okay? Dito naman kay deficit, ang kanyang management, guys, or ang gagawin natin is una ibibigay mo yung ating isotonic. 'Yan muna ang bibigay natin, guys. So ang pangalawa na ibibigay natin or kapag wala naman yung isotonic, yung ating hypotonic. Ayan. Okay, so ngayon, pag-usapan naman natin yung iba pa. So, meron pa tayong iba, yung tatlo. Yun are phlebitis, infiltration, and extravasation. So, si phlebitis, guys, ito si cool. Cool dudo, kasi cool to touch siya. Ayan, guys, lumalabas to sa ating board exam, okay? Si infiltration naman is warm. Oh, warm hugs. So, warm to touch siya. Okay? So, si extravasation, guys, burn to, guys. So, ito is second degree burn na to. So, ibig sabihin, nasunog na talaga yan. So, bakit siya nasunog? Due to mga anong type of drugs? Mga vesicant drugs. So, pag nagkaroon siya ng extravasation, guys, emergency na to, ha? So, ano-ano ba yung mga vesicant drugs natin? So, meron tayong ating chemo drugs. Ayan. So, nakakasunog ang ating chemo drugs. Ano pa? Meron tayong vancomycin. Yan. Nakakasunog din yan. So, ano pa? Meron tayong antibiotics. Yan. Ano pa? Meron tayong magso, yung magnesium sulfate. Yan. O, diba? And also, meron tayong gluta. Yan. Yung mga naglugluta dyan. O, diba? Sige. Bakit nga ba kayo pumuputi sa gluta? Diba? Pumuputi kayo sa gluta, guys, kapag na-overdose. Yun yung effect, yung side effect nung ating gluta. Kaya pumuputi kasi na-overdose kayo. So, kung hindi pa kayo pumuputi, ibig sabihin, hindi pa kayo overdose sa gluta ninyo. Ayan. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin yung... Teka, lagyan natin ng ganyan, ganyan, and yung ganyan. Diba? So, pag-usapan natin yung management nila. So, management netong tatlong to, si phlebitis, infiltration, and extravasation, tandaan nyo si Sen. O, diba? O, si Sen is stop yung infusion. So, si E is elevate mo yung arm niya.
yung affected arm, okay? Yung N is kailangan mo i-notify si physician. Okay? Ayan. So, anyway, yun lang yung ating IV fluids. O, diba? Mabilis lang yung ating IV fluids. And simple lang din. And, ayan. Please do not forget to like our Facebook page, Simple Nursing Notes, para ma-update kayo sa ating mga uploads. Ayan. And good luck, future RN. Please do not forget to subscribe on our YouTube channel na rin, Aliza Clemente U, and hit the bell notification, pati na rin yung all, para mas ma-notify kayo sa lahat. Kasi pag hindi nyo clinic yung all, hindi kayo ma-update sa ating mga bagong uploads. Ayan. So, thank you for watching and good luck, future RNs. I-share nyo na rin yung ating videos. Thank you so much, guys. Bye, everyone.